Ang totoong dahilan kung bakit napikon si Justin Brownlee sa laro nila kagabi sa Phoenix. Anong nangyari sa Ginebra, bakit natalo? Bago natin pag-usapan yan, ay huwag po natin kalimutan mag-like at subscribe sa ating channel. Hinalo nga kagabi ng Phoenix ang Ginebra. Hindi man ito ang inaasahan ng karamihan, pero maganda talaga ang pinakita ng Phoenix. Unang tatlong quarter sa laro, ay na-maintain pa ng Ginebra ang kanilang kalamangan. Pero pagdating ng fourth quarter, ay dito na uminit ang opensa ng Phoenix. Naging maalat naman ang shooting ng Ginebra, at hirap din sa depensa. Maganda ang pinakitang laro ni Tyler Teo, na kumuha ng 17 points. Maganda din ang pinakita ni JB Mokan, na kumuha naman ng 20 points. Naging malamya ang depensa ng Ginebra, lalo na sa perimeter, kung saan madaling nakakashoot ang mga Phoenix player. Hinahirapan din ni Encho Serrano ang mga Ginebra players, kung saan kumuha siya ng 16 points. Kahit talo ang Ginebra, ay maganda ang pinakita ni Stanley Pringle, na kumuha naman ng 25 points, shooting 5 out of 9 sa 3-point line. Pero pagpasok ng 4th quarter, ay dito na nahirapan makascore si Pringle dahil sa mahigpit na depensa ng Phoenix. Samantala ang reigning MVP naman, na si Scottie Thompson, ay nakakuha lamang ng 11 points kung saan sa unang half ng laro, ay hindi siya nakascore. Hindi din naging maganda ang shooting ni Malonzo, na kumuha lamang ng 13 points. Pero ang hindi talaga malilimutan ng mga Ginebra fans kahapon, ay sa kalagitnaan ng 4th quarter, ay napikon si Justin Brownlee kay Lalata. Foul, twice. We don't usually sting his temper, pero hindi niya nagustuhan, no? Yung technical foul on Brownlee. Tinamaan niya ito sa mukha. Foul na yun eh. Okay. That was the foul. Tapos tumampas pa itong si Lalata. Sinabi naman ni Justin Brownlee sa isang interview sa kanya, na kaya siya nagalit, ay dahil nagkaroon pa rin ng contact, kahit na nauna na ang tawag ng referee. Ang alam lang daw niya, ay tinamaan siya sa mukha, pagtapos ng pito ng referee. Ito ay ang una nating makita si Brownlee, na magpakita ng sobrang emosyon sa laro. Nakakuha lamang ng 23 points si Brownlee sa laro. Shooting only 39% sa field. Sunod na laro ng Ginebra, ay laban sa kanilang karibal na Magnolia Hotshot sa Linggo, October 23. Yun lamang po para sa video na ito. Huwag po natin kalimutan mag-like, at subscribe, sa ating channel.